Magandang hapon po sa inyong lahat diyan, Negros Occidental. Magandang hapon po, Senator. Opo, ayun. Ang inyong pong reklamo ay yung pong mabahong poultry at nagkakasakit na po ang ilan sa inyo diyan. Gano'ng katagal po itong problema? Since November pa po. Okay, gano'ng kalala yung problema po, sir? Sobrang lala, sir, kasi hindi mo ma-describe yung klaseng baho ng hayop ba? Kasi halo-halo na yung dumi ng manok, yung patay na hayop, tsaka yung mabaho itlog. Ibig sabihin, yung mga manok po, nang kamatay na doon sa loob ng poultry? Hindi po, sir, kasi yung gumawa sila ng facility na yung dumi ng hayop, ginawa nilang into compost. Yan ang makikita natin sa video ngayon. Okay. Yan ang facility na gumagawa ng ng fertilizer. Okay. Lahat ng dumi ng manok nila dinadala doon at saka yung sinasama nila kung sakaling may mapatay na manok sa poultry nila. Pero yung mga langaw, tulad ng mga dating reklamo sa amin, yan po ba ay napupunta sa mga bahay-bahay ninyo? So far, sir, sa ngayon, honestly, wala, hindi naman masyado yung problema yung langaw. Yung amoy lang talaga kasi ang inaano namin ngayon, nagpagawa sila niya ng facility. Na bukod sa poultry farm nila, nagpagawa sila ng facility ng yung dumi nila, ginagawa nilang compost. Okay. Yung facility po na yan, anong tawag po dyan? Mechanical dryer. Yan po ba ay dumaan sa proseso at nakunan po ng permit sa munisipyo, sa Menro at Penro? Pagkakalam ko, sir, lahat kung tanongin dito sa barangay, lahat daw nakapasa. Subalit, nung makita mo dyan sa report na ginawa ng bayan namin during ocular inspection, marami silang recommendation. Isa na doon yung pag-process ng ECC at saka ECC. Yung pag-produce nila ng pollution control officer na wala sila sa ngayon. Pag sinabi ECC, edi dapat pati DNR pwede makialam dito. Yes, sir. Ma'am Lailani, magandang hapon po, madam. Magandang hapon po, Sir Tolfo. Okay, ang pinag-usapan natin dito ngayon namin din ay yung Taala Farm. Alam niyo na po ito at meron po ata kayong mga ginawang recommendation. Sino pong kasama sa joint infection team po niyo, ma'am? Yung aming Menro, sir, si Sir Dennis Garzon. Opo. Ano po naging recommendation ng Menro at ng inyo pong tanggapan? Ito po, sir, yung kaamin sa health, meron sir, at saka sa environment, and then ang barangay meron ding recommendation. Ano po yung mga violation na nakita nyo, ma'am, kung meron man? Odor daw na sa kanila na affected sila daw sa odor. Okay, so ibig sabihin po, ma'am, valid po yung mga sumbong na mga residente tungkol dun sa odor, dahilan para kayo po mag-issue ng recommendation to correct the problem. Is that right? During the inspection, sir, Tolpo, bali, hindi kami naka-experience ng odor that time during sang inspection. But pinuntahan namin yung affected na residents sa dalawang purok, kapihan, at purok baldad, sir. Pinuntahan namin doon, hindi rin kami naka-odor during that time. Ah, during that time. Pero ano po yung binigyan yung recommendation doon po sa facility? Yung pinuntahan namin yung facility na ginagawa ng compost. Fertilizer na Apo. Composting facility ng mga Taala Farms. Apo. Nakita namin doon na gumagawa sila na nagpo-produce sila ng parang organic fertilizer. Apo. Mabaho ba nung pumunta kayo doon? May naamoy kayo? Doon mismo sa facility, sir, syempre nandun ang yung Apo. Chicken dam. So therefore, talaga, ma'am, anong recommendation po ang ibinigay nyo doon sa facility na dapat nilang gawin? During that time, sir, nagbigay na kami ng aming recommendation sa owner. At the same time, nagawa na kami ng aming documents na ipo-forward sa kanila. Apo, ano po yung mga recommendation, ma'am? Pwede malaman, madam? The Taala Farm should provide proper sa ilang personnel sa health ng sector, sir. All workers na assigned na nag-work should provide a PPE and within the pollution control facility. Apo. Then, a bathroom shall be installed to the personnel. Okay. Then the Taala Farms area where fresh manure are dumped shall closely be covered and an exhaust shall be installed on the roofing to further mitigate any foul odors na ma-emit. Then first aid kit and equipment shall be provided in case of emergency in the area. As to the environment, sir, they should plant trees, perimeter trees or Indian trees in the perimeter fence
magtanim sila doon, sir. Aba, pero ang tanong ko, ma'am, di ba, may nagbigay ka ng mga recommendations. When was that, nung nag-issue pa kayo ng recommendations doon sa facility? Nagkanda kami ng inspection, sir, ng January 25, sir. Pero ma'am, nasunod ba, nagawa na nila yung inyong nirekomenda? Sa ngayon, sir, ng yung iba na, na nirecommend namin. Nagawa, yung iba hindi? Nagawa, yung iba hindi pa. Magandang hapon po, Jumar. Yes, sir. Lieutenant Sir Rizal po. Sir, yung pong municipal, yung sanitary, nag-issue na po ng mga recommendation, pero kayo po ata wala pa or ganun din po, meron din initial na recommendation kasi po may mga reklamo na po buong barangay diyan po sa Negros, particular na po itong barangay Kasilayan. Kasilayan, Murcia. Opo, municipality of Murcia. Opo. Kayo po, sir, nakapag-inspect na ba, sir? So far, sir, hindi pa kami nakapag-inspect. So, by Monday, sir, we will conduct inspection, sir. Ay, salamat. Opo, opo. Wala pa, sir. Wala pa. Opo, kasi ito po, buong barangay na po mismo nagreklamo na matagal na rin pong yung since October pa yung sobrang baho at ilan daw po sa kanila nagkakasakit na po, sir. Yes, sir. Yes, sir. We will conduct investigation as soon as possible, sir. Okay. Pagdating po doon sa ECC at pollution, dahil sa pollution at kailangan ECC permit, yan po ay issue ata ng DNR, tama po? Sir, sa system sa odor and proliferation of lice, these are considered nuisance. So under the sanitation code of the Philippines, sir, the LGU has jurisdiction over this issue, sir. Opo. Pero kayo po dyan sa office of the governor, meron po kayong magagawa kung totoo, sir? Well, during sa investigation, kung may mga makita kaming mga violation, sir, we will recommend. Also, we will have our recommendation. Sir Jumar, so sa Monday po, tulang sinabi nyo kanina, kayo po ay mag-inspect po doon, sir. Yes, sir. Yes, sir. And then we will submit the report to the regional officer. Ay, salamat, salamat. After the investigation, sir. So, as of now, sir, we cannot comment sa operation ng tama ng lang po. Tama, yes, lang, sir, po, until na ma-inspect nyo po. Makita, yes, niyo po, yes, yung, sir, sitwasyon. Yes, sir. Sir, magandang hapon po, Gov. Good afternoon, Senator. Gov, isang buong barangay po, nagreklamo po dahil daw doon sa Taala Farm na mayroon pa pong facility ng compost at nagkakasakit na rin po ang ilan sa kanila po, Gov. Actually, I was informed only this afternoon about this situation and I understand the mayor is not there right now. Opo. But I've already instructed my provincial veterinarian to visit the place. No? We know the owner. We would like to think that they are also very responsible. I mean, they are very prominent family here that have provided egg supplies and even their pork. No, mm-hmm. So I've asked them to see the place and even coordinate with our district vet and to look at the place. No? But I understand also the reason also why... Pumapalakpak, Gob. Habang salita po kayo, Gob, pumapalakpak po yung mga residente sa barangay Kasilayan. Gustong-gusto nila marinig yung boses nyo ata, Gob. Just listening to your conversation, obviously they're also making taking advantage of the chicken waste, no, by converting it to fertilizer. And that is something that we really are pushing for, organic fertilizer. We'd like to, as much as possible, do away with synthetic fertilizer. But maybe as a remedial, if I'm not mistaken, there are certain enzymes that can control the smell, no? Gob, in fairness, wala po silang reklamo sa langaw. Ang reklamo po nila yung foul odor daw po, Gob. Speaking of langaw, we already had a program, I think, a year or 2 years ago with regards to calling the langaws. No? Mm-hmm, mm-hmm. But the smell, yes, that is an issue, but I don't think that is intentional. But okay. Just the same, we will be coordinating with the local agriculture office. Okay. Meaning to say both the province and the LGU will be working hand in hand
to try to mitigate the situation okay. that our constituents are facing. Yung pong sanitary inspector po ng Murcia, Negros Occidental, yung pong sa municipal, eh, nakapunta na po doon sa pasilidad at meron na po siya na recommendation. At ito pong si Mr. Jumar Tabita ng Penro Niño ay mag-inspect na po sa Monday at ako po'y natutuwa at maging po yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon dahil kayo rin po ang inyo pong veterinary ay gagawin ng action at gagawin ng inspeksyon. Napakalaking bagay po yan, Gob. Salamat po kung ganon. Yes, we will do that. We will do that. Opo. So babalikan po namin kayo, Gob, next week para kumuha po ng update sa resulta po ng ginawa niyong inspeksyon. By Thursday po, kami po itatawag umili sa inyo, Gob. Sir. Yes, and it's also good to note that the municipal sanitary office already made some recommendation. No? So maybe they just have to revisit that and what was implemented and what was not yet implemented. Okay, sige po. Ngayon pa lamang, Gob, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Governor Eugenio Jose Lacson, Province of Negros Occidental. Magandang hapon po, Gob. Thank you for taking our call. Kumusta dyan sa mga taga-Tagsilayan? Ariglohan tanin yung problema ninyo. Ayun, mga Tagsilayan, ariglohan daw yung problema ninyo. Salamat, Gob. Salamat, Gob. Ayun. Sige. Thank you. Gob. Okay. Thank you. Mr. Tabita, salamat po Mr. Tabita. So yes, sa Monday, pupunta po kayo. So tatawagan namin kayo ulit sa Thursday. Hopefully, yes, meron po tayong result. Thank you po, Mr. Tabita. Thank you for opo. Calling, sir. Opo. Ma'am Lailani Pitalyar, yes, maraming salamat po ha, sa time na binigyan nyo sa amin at kayo po tuloy-tuloy magkipagtulungan. I'm Sir Rafi, magkakandaktin kami ng ongoing inspection sa next week. Next week din po, okay. So sana po sabay na po sa gagawin po ng Penro at saka ng office ni Governor Lacson. Yes, sir. Ay, ma'am, pumapalakpak po yung mga residente nung magsalita kayo. So, asahan po nila yon na gagawin niyo po talaga. Ano po? Salamat po, Ma'am Lailani. Thank you, Sir Senator. Magandang hapon po, Ma'am Lailani. Thank you rin po. Thank you po. Good afternoon. Sir Antonio, ayan, yes. By Monday, next week, sabay-sabay po yan, yung municipal, yung Penro, tanggapan ni Gob, at nakita niyo naman, narin niyo sinabi ni Gob, susolve niya yung problema ninyo. Ayun. Galing mismo kay Governor niyan. Sige po, magmumonitor po kami next week para masiguro na talagang yung mga pangako narinig natin ngayon ay talagang hindi mapapako. Okay? Salamat po sa inyo. Magandang hapon po. Maraming salamat din po, Mr. Senator. Thank you. Ayun. Ayan po. At maraming salamat sa lahat ng mga residente ng barangay Kasilayan, Murcia, Negros Occidental sa kanilang tiwala sa amin. Kami po ay sumasaludo sa inyong lahat dyan. Okay?